Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Andito na naman tayo sa panibagong episode para magbukas tayo ng isang CCTV camera dito sa isang store. Ako na rin yung magkakabit. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka high-tech yung bagong CCTV camera ngayon. So, pasok tayo sa loob. Ayan, nandito tayo ngayon para mag-unbox ng isang CCTV camera. Smart security system. Ang brand niya is Swan. Walong camera. Tapos built-in microphone na rin siya. Tapos yung, yung DVR natin, 8 terabyte. Ano ba? Supported siya ng application na Swan. Pwede siya sa ma-download sa Apple Store. Tingnan natin ito. Apple Store at sa Google Play. So, mag-start na tayo. I-unbox na natin itong camera. And then, pagkatapos, ako na rin kasi yung mag-i-install nito. So, buksan na natin. Ito yung laman natin ng isang box na to. So ang laman niya, ito yung DVR niya sa baba. Tapos ito yung mga camera at accessories. So mag-i-start tayo mag-unbox sa camera. Dito tayo sa itaas. So yung mga gusto magpakabit ng camera or magpa-setup ng camera, i-PM nyo lang ako. Madali naman akong hanapin sa Facebook ko. Yung aking pangalan is Edgar Bernardes. And then sa YouTube channel ko, kung gusto nyo dahil nakita yung video na to, mag-comment lang kayo doon. Tutulungan ko kayo paano mag-setup ng camera. Yun nga lang, available muna ako. Nandito ako sa Taiwan ngayon. So yung mga natutulungan ko, yung nandito lang muna sa Taiwan. So, mag-start na tayo. So, nabuksan na natin. So, yung mga kasama niya. So, yung mga kasama niya, yung wire. Isang adapter. So, yung laman ng isang box is yung apat na camera, apat na wire. Tapos, isang adapter. Tapos yung adapter niya, ito na rin yung magsusupply sa apat na camera. Kaya meron siya nitong kasama na splitter natin. So, isang adapter. Pasok natin yung adapter dito sa in. And then, magsusupply ng apat na camera. Ayan. So, ito yung camera niya. Ayan. Ito ba? Chocolate? Tapos yung ito yung infrared niya. Ayan. Para sa night vision. Ang kagandahan nito, guys, yung meron siyang built-in microphone. So kung ano yung mga naririnig niya isa habang nanonood kayo, naririnig niyo yung usapan. Ayan. Lahat ng camera ganito. Meron siyang built-in microphone. So isang camera. And then may mga kasama na rin siya siyempre na screw. At kung saan nyo siya ikakabit. Dalawa, camera. Pangatlong camera. Ayan. Halos pare-parehas yan lahat. May microphone. And then, pang-apat. Ayan na. Ito yung isang box natin, na isang box is apat na camera ang laman. And then apat na wire, isang adapter, isang splitter, at mga screw. So ibalik muna natin tapos i-unbox uli natin yung isang box na apat na camera din.
mga laman niya ganun din. So apat na wire. Splitter. Isang adapter. At syempre apat na camera. Yan. Pare-parehas lang may itsura niya, kung ano yung pinakita ko sa inyo sa noong una, ganun din yung itsura niya. Next, unbox natin ngayon yung DVR, kung ano yung itsura niya at kung ilan port yung available niya sa likod. Ayan, eto na yung DVR natin. DVR. Makita niyo, may pangalan rin siya dyan, DVR. Buksan na natin. Unang-una, hindi mawawala, syempre yung manual natin, yung user manual natin. Chinese manual. So, tingnan natin. Tapos hindi na rin kayo mahirapan maghanap ng application. Idediretso lang yung barcode. So, madadownload nyo siya sa Google Play. And then, meron din siya sa likod para sa App Store natin. Ayan, so, unbox na natin. Nandito na yung DVR natin. So, papakita ko sa inyo ano yung itsura, yung harap and likod. Ayan. Ito yung itsura ng DVR natin. So, pag ayan, meron na rin siyang barcode para kung magda-download kayo ng application, di na kayo mahihirapan mag-setup. So, i-scan nyo lang. Tapos, automatically, pupunta na sa application yung barcode at saka yung model number ng DVR natin. So, hindi ganun kahirap mag-setup para sa application. So, ito yung harap niya. Dalawang USB para sa harap. And then siguro ano to, itong side na to na may pangalang HDD, ito yung may LED yan sa loob, may LED indicator yan. At dito naman sa kabilang side, power LED niya sa para sa power. So, yung likod naman. Ayan. Bali yung port na available ay sa maximum 8 port para sa 8 camera din natin. Tapos para sa audio input, meron tayo, apat lang. Tapos, isang output. May BGA. May LAN. May USB na 3.0. And then power niya, power port na 12 volts. So meron pa palang naiwan sa box. Ito. Ito yung mga kasama niya. So meron tayong RJ45 cable, HDMI, and then meron din tayong power adapter para sa supply ng DVR. And then meron din siyang kasamang mouse. Ayan, ganun lang. So, ako na rin kasi magkakabit itong camera na ito mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano yung ginawa kong setup do sa DVR, kasi i-translate din natin siya ng translate natin siya ng English, kasi sigurado to Chinese siya. Ayan, magkakabit na ulit tayo ng camera. Bali, pang-apat na to na akong ikakabit. So, dyan lang kayo. So, kailangan muna natin siyang luwagan para ma-screw natin ng mabuti para at ma-angle din natin pag kung saan natin iharap, gustong iharap. So, kailangan natin luwagan yung mga screw. So, ang gagawin ko, itutungo ko lang para hindi mahirap mag-screw dun sa side. Tapos, dito sa una naman, para maikot natin. Ito na, maluwag na siya. So, ikakabit na natin. So, meron ang gamit ko. Bali, electric drill. Wala tayong battery drill. Mas maganda yung malakas-lakas. So,
Thank you. Ano yan? Ayun, tapos na natin yung pang-apat na camera. So sa labas naman akong magagawa. Dalawang camera na lang installo, bali. Anim lahat, tapos yung dalawang camera, standby, iniisip kung saan ikakabit. Baka siguro sa likod na lang siguro yung isa. So tapos na natin yung pagkakabit ng camera. So ito na yon, bali na tapos ko ng i-setup lahat. So naikabit ko na lahat ng bali ang naikabit ko lang na camera is pito. So ayan. So makikita yung connection nandito sa likod, binaligtad ko na. So yung power niya, power adapter niya dito, USB, tapos LAN para sa internet, ito. Kung ikakabit nyo sa internet, pwede rin. Tapos yung ginamit ko sa monitor is yung HDMI niya. Naka-HDMI siya. So, ito yung gamit ko. HDMI. Kung hindi naman available yung HDMI doon sa monitor nyo, pwede rin kayong gumamit ng VGA. Ayan. Ito. Tapos, pwede kayong gumamit din ng mga microphone, ng mga input audio nyo. Ayan. Tapos output, yung sa pula. Ayan. So, pito lang yung nakasaksak natin para dito sa camera niya. Tapos yung adapter niya, isang adapter, bali ang supported niya is apat na camera para sa power niya. Kasi meron siyang splitter. Ayan, katulad nito. Splitter to. Ayan. So, tanggalin muna natin may mouse. Ayan. Ayan yung mouse niya. So, ayan, napapansin nyo to. Maraming wire niya. Isang adapter. Input niya. Input power niya. Tapos yung output niya is bali apat. Ni-split niya lang sa apat para supported yung apat na camera. Para hindi masyado magastos sa saksakan. Kasi yung dating mga camera, isang adapter. Para sa power niya. Ngayon kasi, nagsisilabasa na camera ngayon. Is isang adapter, tapos apat yung camera niya na supported para sa power. Tapos itong kagandahan nito, ayan, built-in na yung microphone niya. Mapapansin nyo, may microphone yan. May microphone yan. Doon sa likod, ayan, microphone yan. So, maririnig nyo yung mga boses or yung mga nag-uusap doon sa area kung nasaan yung camera. Ayan, yung microphone yan. So, pag nanonood kayo sa cellphone, automatic nyo na maririnig yung boses. Pero yung ano lang nun, pero hindi nyo lang maririnig kasi wala tayong sample na audio ngayon. At saka wala tayong output audio or speaker. So, hindi nyo maririnig. Bali sa cellphone nyo lang maririnig yung audio. Pag pinapanood nyo yung playback. Ayan, so ipapakita ko naman sa inyo yung settings ng DVR recorder natin. So, dahil na... hindi ko na naipakita sa inyo nung pagbukas ko nung device kasi Chinese siya dati. So pag boot up mo nung itong nung DVR recorder natin, bali meron na dong change language. Pwede niyo palitan ng Chinese, English, yung mga available, marami na siyang available na language doon. Kaya kung bibili kayo, so kailangan pag i-setup niyo ilagay nyo sa agad sa English. So, pag nagkamali kayo na ilagay, or kasi ang default niya ay nakalagay sa Chinese. So, pag nagkamali kayo na i-okay nyo yun, madali lang naman mag-change ng language. Ika lang, magta-translate pa kayo. So, para hindi kayo mahirapan, ingatan nyo na pag boot up pa lang nung device na to, kailangan mapalitan nyo na siya ng English language. So, ito na yun. So, ipapakita ko sa inyo yung system setting niya.
Yan, ipapakita ko sa inyo yung pagpaano mag... Kasi ito, may password na to nakalock. So, igalaw-galawin nyo lang mouse. Ayan. Or right click, makikita nyo to. Nandito sa right, sa left side nya, may merong menu dito. Tapos, i-unlock nyo lang. I-unlock nyo lang siya. So, i-input ko muna yung password. Password muna tayo. Ayan, pag nalagay nyo na yung password, pindutin nyo lang yung unlock. Ayan, naka-unlock na siya. So, pwede nyo kayong pumunta sa setup or sa settings. Setup. Ayan. Makikita nyo rito yung display setup niya. Ayan. Ito hindi na masyado natin itong pakikialaman kasi naka-default setting na siya. So, makikita nyo rin dito sa baba. Kung nabago nyo yung setup niya, pwede nyo rin i-click yung default and then apply. Tapos, punta tayo sa recording. Ayan. Ito yung recording niya. So, nakalagay rito sa stream mode is dual stream at saka main stream. So, kadalasan talaga niyan is default yung main, dual stream. Ayan. So, nilagay lahat dyan hanggang walong camera na settings is naka-dual siya, naka-default siya. Tapos, sa capture, ayan, pwede rin. Pwede natin i-check yung auto capture. Tapos yung stream niya, pwede mo rin baguhin. Tapos yung interval niya, minimum 5 seconds hanggang 1 hour. Tapos meron din tayong alarm. 1 hour. Tapos yung alarm resolution niya, andyan din siya. Tapos yung alarm quality, nakalagay is highest. Ayan. Tapos punta tayo sa network. Network. Ayan. Bali yung IP address dito, hindi ko na rin binago. Yung default niya. Tapos yung port configuration. Tapos kung pwede rin kayo maglagay ng email address. Ayan. Ayan ako, may email address na ako dito. Ayan, email address na ako rito. Ayan. Tapos email schedule. Ayan. DNS. IP. Ayan. Tapos punta yung alarm. Ito yung makikita mo naman sa alarm. Bali yung channel 8 natin is naka-enable lang siya kasi wala siyang camera. So, ang meron lang na camera is yung 7. Ayan, makikita mo 7. Tapos yung sensitivity, pwede nyo rin baguhin hanggang 8 na sensitivity. So, pag makakadetect siya ng motion, mas maganda, mas mataas. Pero, okay lang naman yan, 4. Kasi halos maliwanag naman dito sa loob, kaya makikita naman yung nadetect niya agad. Ayan, tapos analytics. Ayan, hindi na masyadong mga binabago itong mga to. Tapos device. Ayan. Ito yung iisa lang yung device natin. Ayan. Ito yung model number niya. 1 hours. Punta tayong system. Ayan. Yung sa system, pinapakita lang naman yung name ng device. Tapos, dyan yung makikita ngayon sa system yung language. Ayan. Ayan. Ito yung language niya. Kung nagkamali kayo kasi yung default niya is yan, Chinese. Ayan, Dutch, Italiano, ayan, Chinese, Espanyol, ayan. Kadalasan kasi nung pag-input niya is ito, yung Chinese na yan. So, ginawa ko, pag boot up pa lang nung device, pag open mo, ilipat mo agad sa English. So, automatic na yan, English. Tapos, sa general niya, pwede mong baguhin yung date. Ayan, yung date. Yung user, pwede kayo mag-add ng user. So, ang enable ko lang is yung admin. Tapos, kung gusto nyo, mag-add pa kayo ng user. Tapos, limited lang. Babaguhin nyo lang yung... Yan. Babaguhin nyo lang yan. Ito, pwede nyo edit nyo lang yan. Ito, nakikita nyo to parang may ballpen or papel. Yan. Tapos, i-click nyo lang yan. Tapos, pwede nyo enable yung user. Yan. Enable. Tapos, lagyan mo siya ng password. Yan. Ganun lang. Kasi yung ginamit ko is yung admin. So, pang lahat na yun, pwede niyang galawin lahat. So, yung settings, pwede niyang pakialaman. Pag mag-add kayo ng user, depende sa inyo kung ano yung pwede niyang ipagalaw lang sa kanya. O kung playback lang, pwede niyang playback lang. Tapos yung permission, nandito yung permission. Kung ano yung pwede niyang gawin.
maintenance, perimeter lag, control sequence, manual capture, manual record, yun pwede nyo mga gamitin. I-check nyo lang kung ano yung gusto nyo doon sa user na inad nyo. Huwag na tayong magawin ito. So, dito tayo sa advance. Ayan. Ito yung advance. Ito yung pinaka-admin niya. Ayan. Admin. Tapos event. Sumunod na tab. Ayan. Tapos auto-upgrade. Naka-enable naman siya. Pag nagkaroon siya ng internet, automatic siya. Pag may nag-available na upgrade, mag-upgrade siya. Tapos yung remote support. Ayan. Ito lang. So, pag sa cellphone naman, ito yung kukunin nyo na barcode para ma-pair mo yung cellphone mo sa Swan camera. So, tapos pag na-remote nyo siya, pag binarcode siya, ilalabas yung ID niya. Ito yung mismo maglalagay dun sa cellphone. Ayan, automatic yan. Pag nag-barcode ka, masisave to sa phone mo. Pinakang ano nga. Tapos, sa shutdown, pinakalast natin. Makikita nyo sa shutdown, ito, pinakalast, shutdown. So, shutdown, reboot, logout. So, hindi naman tayo mag-shutdown. Hindi rin tayo magre-reboot. So, okay lang. Pinakita ko lang sa inyo yung system. Ayan. Tapos, kung may mga nabago kayo, ito, nandito lang yung apply. I-apply nyo lang. So, ganun lang. Ayan, ganun lang po. So, yung mga gusto magpakabit ng camera or magpa-setup, pwede ko kayong tulungan about dito sa camera na to. O kung may pwede kayo magpakabit or wala kang idea kung paano, so sa, kung gusto nyo, ako na rin magkabit, bili kayo ng camera, ako na magkakabit. Okay, mag-alala, medyo mura lang yung talent pico, pangkain lang yun, pangkain. So ayun, maraming salamat, subscribe to my channel, Kuya Juburns World. Huwag kalimutang ring the bell para pag may bago kong upload, yan, magno-notify sa inyo yan. Maraming salamat. Hanggang dito na lang.